Umorder ako sleeper sa Lazada na Yubator. Kain siya, guys. Yubator na sleeper. Yung pala, yung previous detailer. Ang unahin natin i-unbox is yung detailer. Kasi ito yung previous eh. Ayan o. T-outliner at tatawag sa ganito. T-outliner. Next na natin yung clipper. Yung clipper naka-plastic. Sabi na rin natin gold favorite color. So hello, what's up guys, this is Kwentong Barbero once again and welcome back to Kwentong Barbero TV. Yes, and for today's video, since 4 days or 5 days, 5 days na rin mula nung in-unbox ko yung Yubator na to, ang video na to guys ay para sa kanyang review. Kaya pinaabot ko talaga ng 5 days. Bago ko siya bigyan ng review para makuha ko talaga kung ano yung mga dapat kong sabihin at i-reveal ko sa inyo kung ano yung mga maganda at hindi maganda sa clipper at sa T-outliner na ito. Papanood ko muna sa inyo yung actual test ko, then po-proceed ako sa review. So here we go. Guys, nakita nyo na yung actual test ko. Proceed na tayo sa review. So, yun guys. Sa clipper na to, uunahin ko guys, kasi mahalaga talaga dito is yung battery life. So, yun guys, sinubukan ko siya, ilobat. Nilobat ko muna siya, kasi hindi naman natin alam kung ilan yung percentage ng battery na yun. Nilobat ko muna siya, then pinol charge ko siya. So after ko siya i-full charge, trinay ko siya guys. Ito at ito lang yung ginamit ko maghapon in one day.
good siya, guys. Good siya. Kasi ang normal on niya, yung normal lang ha, yung hindi yung turbo, umupit ako, guys, ng 17 haircuts or 17 heads sa normal na speed niya. Yung normal on lang. Then, after nun, nalobat na siya, nag-blink na siya, it means around 5% or 10% na lang. Chinage ko na siya, guys. Tandaan na, 17 heads yung na gupitan ko sa normal open. After nun, chinage ko, inantay ko siya ulit ma-pull. Kinabukasan, ginamit ko siya ulit. Ang ginawa ko naman, guys, lahat ng ginupitan ko, naka-turbo mode naman siya, guys, turbo. At good news, guys, yung turbo mode niya, guys, kayang gumupit ng 10 heads. Yun. 10 ulo, guys. Lahat yun naka-turbo. Bali, malakas. Malakas kung malakas talaga siya. Yun nga lang, mabilis lang siya malobat. Pero at least naka-10 ulo siya bago siya malobat. Ito. Itong clipper na to. Sa 2000 mAh battery, good na yun. So, yun. Battery, okay. Next. Talim. Talim, guys. Yung talim niya, guys, ay feed blade, matalas, at kahit i-zero gap mo siya, or hindi naman talaga kailangan natin i-zero gap, pero trinay ko siyang i-zero gap. Kahit naka-zero gap siya, guys, hindi siya nananambunot, hindi siya nangungurot, hindi siya nangingipit ng buhok. Kaya good siya. Good. Yan o, gold. Next, ang itong sa unboxing ko, guys, ito yung sinabi ko sa inyo. Ito. Yung lever niya. Sinabi ko sa unboxing, medyo matigas yung lever. Ginawa ko siya ng paraan. Medyo niluwagan ko lang ng konti yung screw para malambot na siya. Although meron pa rin siyang limiter, hindi ko na tinanggal kasi okay din naman yung open niya, okay rin naman yung close niya, sakto lang naman. Hindi ko na tinanggal yung limiter, yung nagki-click. Ayun oh. Yan, hindi ko na siya tinanggal. Kaya okay na sa akin. Okay na sa akin yung lever niya. So, all in all, guys, ganun pa rin. Yung charging niya, 3 hours, okay na rin. Full na siya in 3 hours. Good na ako doon. So, in the next ko naman i-review yung T-Outlaner. So, okay na tayo rito. Next naman, guys, ito. Yung partner niya, yung freebies niya. Ito. Yung hindi ko siya malobat eh kasi mula nung pinorchurch ko siya, hindi ko siya malobat kasi hindi mo naman talaga siya tuloy-tuloy na magagamit. Ito. Yan. Pero ang comment ko dito, guys, hindi siya pangpudpuran talaga na kagaya ng detailer. Yan. Kahit although manipis yung talim niya, ayan, no? Hindi mo siya magagamit sa pangpudpuran. Pero good na good siya, guys, pang line or pang hair tattoo. Kasi pag tinayo mo siya ng paganyan, example, ito yung ulo, tinayo mo siya ng paganyan, diin na diin siya sa ulo. Yan, pag gumuhit ka dyan ng paganyan or gumalong ka ng paline, ganyan. Ito yung ulo, yan, ganyan. Ito yung ulo, gumupit ka dyan ng paline, yan, ganyan. Okay na okay siya, guys, na malinis yung pagkakat niya. Pero pagka ganito ang pagtira mo, kunyari po nagpudpud ka ng pinakalaylayan yung part na to, pag nag-fade ka, pag pinudpud mo yan, hindi siya ganong kapudpud, guys. May matitira pa siyang parang zero lang sa clipper. Hindi ko alam kung bakit, manipis naman yung talim niya. Yun lang, guys, sa T-Outlaner na to, good lang siya pang line. Halos parang same lang sila ng pudpud nito eh. Kasi naka feed blade na siya eh.
pudpud na siya. Parang same lang sila pag pinampudpud mo to. So, yun lang guys. Ito lang yung review ko sa T-Outliner at sa clipper na to. So, kung may katanungan kayo guys about sa clipper at sa T-Outliner, comment lang kayo down below para masagot ko. Then, basta, kahit ano, mga questions, additionals na hindi ko nasabi, comment nyo lang daw guys down below. So, this is Kwentong Barbero. Now signing off.